Manoy, kaka, diko, tol. Ilan lamang ito sa mga salitang ginagamit natin para tawagin ang ating mga kuya. Sa ilan, si kuya ang unang kalaro, kaasaran, ang paminsan-minsan mong kaaway, pero lagi't-lagi, sa oras na kailangan mo ng matatakbuhan, siya rin ang iyong nagiging tagapagtanggol. Ngayong gabi matutunghayan natin ang kwento ni Jeremiah at ng kanyang Kuya Samson. Sa pagtakbo, ha? Jeremiah! Aboy! Samson! Bilahan ako ka uno. Tara! Bilisan mo! Bilisan mo! Sige! Oh. Ano ba yan? Hinihika ka na naman. Hindi, kuya. Okay lang ako. Ah, sige. Ako lang naakit, ha? Dito ka lang sa baba. Pulutin mo mga pipitasin ko, ha? Game? Game! 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 Ah! Anda ka na, ha? Marami to! Oh! Uy! Ito po! Ito po! Sige! Oo, oh, ha? Isa po! Nadyakan na ata ang uwi! Hindi, oh! Oh! Sano? Oh! Oh, akit ka nga dito? Saka? Eh. Bawal piko nang ikain! Hindi ako ikain! Sige nga! No! Sigurado ka ba kaya mo yan? Oh, sige nga, kaya mo ba dito? Uy! Ingat lang, ha? Baka pumapahanap dito, sige! Balik ka na dun, balik! Sige nga! Kumusta ang pag-aaral ninyong dalawa? Okay na okay po, Papang. The best po kami dun. Naku, eh, siguraduhin nyo lang, ha? Dahil ayokong mababalita ang pinatawag ang mamang ninyo dahil sa kalokohan ninyo. Tsaka tigilan nyo muna yung mga crush-crush na yan, ha? Mulahin yung pag-aaral. Pag nabalitaan kong may mga crush na kayo, naku, sige, patitigilin ko kayo sa pag-aaral. Tapos na kayong kumain? Load na tayong TV! Maraklara na! Oh, Jeremiah, Samson, kayo ang toka ngayon. Sige, Mang. Load lang kayo. Kami na po bahala rito. Ayusin na dyan, ha? Oh, Jeremiah, tumayo ka na dyan. Kailangan ka pa talagang laging pinipilit sa gawain bahay, eh. Oh, narinig mo yun, ha? Mahal pa daw magka-crush. Hindi ko nga nilalapitan yung crush ko, eh. Ikaw nga dyan. Crush mo nga si Amal. Hindi, ah. Hindi ko siya crush, no? Lagi mo nga siyang nilalapitan. Lagi mo rin siyang sinasabihan na uwi na. Kahit wala kang extra pamasahe. Mungutang ka pa nga sa akin, eh. Hindi pa niligaw yun. Tinitignan ko lang kung mas magugustuhan ako ni Amal. Labas kaya sa doon sa kaklase ko. Oy, kayong dalawa dyan. Bilisan niyo dyan at samahan niyo kami dito. Opo, Papang. Dear Charo,
Si Kuya Samson na yata ang pinakamasayahin at pinakamalokong taong kilala ko. Sa aming apat na magkakapatid, siya ang panganay, pero siya rin ang pinakamakulit. Samantalang ako, tahimik, hikain at pinakamahiyain sa amin. Hanggang sa aming pagtanda, ganoon kami. Magkaiba, pero magkasangga. Tol! Kuya! Mga pre, ang kapatid ko, si Jeremiah. Ha? Medyo mahina sa chicks to, kaya alalayan nyo na lang. Una ko lang pag-aaral ko, kuya. Dapat ikaw din. Uy, si Sam, seryoso yan, ha? Sa pagporma sa chicks. Anak nang, nilalaglag din naman ako, eh. Ay, wait, ha? Yan Isha, na, hi. Pwede ko pa makuha yung number mo? Ibigay ko lang sa poging-pogi kong kapatid. Kuya! Ano naman gusto eh. Muna na ako sa library. Loko ka talaga. Lang. Alika nga dito. Ikaw, tinuturuan ang dumiskarte ko talaga. Kuya, gusto mo ba magalit si Papang? Graduate on time or you're out, di ba? Gagraduate naman tayo on time eh. Basta ito usapan natin. Kapag nakasalubong natin ang isa't isa na may kasamang babae, walang sumbungan ha. Sige na, mauna na ako. Gusto mo? Pag talaga. Di mo aakalain, pero naging seryoso nga si Kuya sa pag-aaral. At natapos niya ang undergrad. Sa tuwa ni Papang, pinapili niya pa kami kung gusto naming mag-aral ng law o medicine. Gaya ng dati, nagkaroon kami ng kasunduan. Saan naman abogado? Teka, sigurado ka? Eh, dati kasi, di ba, ako pumili, basketball, ikaw volleyball. Eh, parang di ka naman naging masaya doon. Kuya, dalawang taon pa ako bago graduate. Hindi ko pa iniisip yan. Kaya, ikaw na mag-desisyon para sa atin. Sige. Medicine? Do-doktor na lang ako. Okay yan, kuya. Marami kang matutulungan. Tsaka isipin mo, ang gwapo mo tignan pag nakaputi ka. Tsaka pag may nagpa-check up sa'yo na maganda, hindi lang sakit niya mapapagaling mo, kundi pati puso niya. Ayan, ayan. Kaya pala eh. Alam mo, kuya, delikado sa yung mga boyfriend ng mga babae magpapa-check up. Kaya ako pag nag-girlfriend, hindi ko ilalapit sa'yo yun. Ha? Hindi mangyayari yan, tol. Kapatid kita eh. Woo! Ganun pala tingin mo sa akin, ha? Hindi, sige, eto. Para maniwala ka. O eto. Eto unan. Ako, si Samson Dahaw Jr. Nangangako na kahit kailan ay hindi ko magiging karibal ang kapatid ko na si Jeremiah Dahaw sa kahit na kaninong babae. Kahit kailan. Oh. Alam mo, kuya, masyado kang seryoso. Niloloko lang kita eh. Ba, siyempre. Kahit gaano pa kaganda o kahit gaano pa ka-sexy yan, utol first before girls. Ha? O, ikaw, huy. Gawin mo. Oh. Ako? Oo! Gawin mo! Puro ka talaga kalokohan, kuya. Ako, si Jeremiah Dahaw, ay nangangakong hindi ko magiging karibal ang aking kapatid na si Samson Dahaw Jr. sa iisang babae kahit kailan. Pero sana, huwag niya akong pakialaman sa mga babaeng nililigawan ko. Deal? Oo, deal! Ang dami mong alam! Tagaan mo sa bato yan. Bye, Jack. Iunan na ako, ah. Bye. Lisa, Jason, tara. Yung pala yung bago mong type, ah. Oh, ba't nandito ka na? Mamaya pa ang klase mo, di ba? Eh, nagahang ko talaga, sinadya ako. Para makita ko naman yung bago mong type. O talaga, dami-dami maganda sa classroom nyo. Yung pinili mo. Uy, kuya. Usapan natin. Walang pakialamanan, ha? O baka naman di mo rin tuto pa rin tulad ng pagdodoktor mo. Ikaw naman, ho. Alam mo naman, hindi lang umabot yung requirements ko sa med school, eh, di ba? Gaya mo, no? Ikaw na lang yung gwapo sa puti. Loko talaga. Ayun, ho. Maganda yun, ha? Kuya, talaga. Kuya, alam mo. Hindi natuturo kung sinong gugustuhin ng puso. Oh! Teka! Kailan ka pa naging makata, ha? Bakit? Palibasa kasi, hindi mo pa nakikilala yung babaeng sisurusoy mo.
Alam mo, kapatid, ang babae, pag yan sineryoso mo, ikaw talo. O ano, mauna na ako. Yun lang pala yung crush mo eh. Sige, kuya. Kita na tayo sa bahay. Sige. Pagdating sa babae, walang problema kay kuya. Marami siyang nagugustuhan, pero wala siyang siniseryoso. Gumaganyan ka. Oh, tapos meron ka pang regalo? Ano nangyari sa'yo, kuya? Hoy, ha? Ako nga pala nakita ko si Mia. Ang dami kasama lalaki, huwag na kaya yun. Hoy, hoy, ba't may iniba yung usapan? Ano? Tinamaan ka, no? Ha? In love ka, no, kuya? Ay! Seryoso ko dyan, no, kuya? Ano naman hindi? Unang pakilala niya pa lang sa akin. Delilah kagad yung pakilala niya. Napakaganda. Ang bait. Sing pino ni Maria Clara. Ang lakas ng sense of humor. Ano pa magagawin ko? Hindi, niligaw ko na agad. Ayos yan, kuya. Ano sa tingin mo? Samson! Oh. Ano kang bata ka? Ang tigas talaga ng ulo mo. Auntie, pag ikaw kinabutan mo, hindi yun, Auntie! Auntie, ibibigay ko lang po ito. Ay, anak mo eh! Hindi, Auntie, ibibigay ko lang po sa nililigawan ko. Ay, ito, anak mo eh! Ano? Sa nililigawan mo? Ano sabi mo? May nililigawan ka na. May nililigawan na daw siya. Ba't kaya mo sinabi sa akin kaagad? Ito. Samson! Dili. May nililigawan ka na? Opo, Bang. Ito, palagyan mo dito. Si Pepo. Ah, law student din, Pang. Pero huwag po kayo mag-alala, Pang. Pag-iigihan ko naman po yung pag-aaral ko, eh. Malaki ka na. Pwede ka nang mag-desisyon para sa sarili mo. Pero kailangan mo munang tapusin ang pag-aaral mo ng law. Opo, Pang. Opo. Basta yung kasunduan natin, ha? Graduate on time or you're out. Opo, Pang. Opo. Totoo ba yung sinabi mo? May nililigawan ka na? Kuya! Pakilala mo naman kami. Kailan mo siya dadalhin dito? Agad-agad po. Kuya! Oh, kamusta na panliligaw mo kay Fe? Sinugod ka na? Hindi pa rin. Kaya nga ito yung tinutugtog eh. Try and try. Until you succeed. Ano? Immune yata yun sa'yo eh. Baka may problema yan, kuya. Pa-check up mo na yun. Kaya nga iba siya. Kanina, tinabihan ko doon sa library. Iba-ibang babae, baka kinilig na yun. Pero siya, sinungitan ako. Huwag daw ako maingay. Malamang, kuya, library kasi yun. Please observe silence na nakapaskil doon. Kahit ako yun, papaalisin kita. Ayoko mapagalitan. Pareho-pareho kayo ni Feno. Masyado kayo masunurin. Nga pala, si Mia mo, musta? Bakit? Ewan ko ba, kuya? Meron kasi akong karibal eh. Kaibigan ko pa. Si Jason, hindi ko naman maamin kay Mia na gusto ko siya. Baka sumuko na lang ako. Gusto mo batukan kita? Dahaw tayo, wala sa bokabularyo natin ang sumusuko. Bakit hindi mo na lang kasi aminin sa kanya? Mali mo, sagutin ka. Paano kung hindi? Pwede, at least, nasabi mo. Eh, paano kung oo? Eh, di ba, saya nun?
Alam mo, kung yung si Mia mo, parang si Fe, walang papakawalan. Si Fe kasi parang ikaw eh. Sobrang tahimik. Pero sobrang pagka-independent. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang pae. Nakakatakot nga eh. Parang hindi niya kailangan ng boyfriend. Pero hindi. Ipapakita ko sa kanya na kailangan ng isang tulad ko. Grasses have adapted to conditions in lush rainforests. Ingat kayo, class. Dry deserts and cold mountains. They are currently the most widespread plant type. Grass is a valuable source of food and energy for all sorts of wildlife and organics. Okay, class, I'll give you 10 minutes to explore other plants. Okay? Lisa, bakit hindi ka nag-take down notes? Aray! Oh, Mia! Mia! Hold Mia. On, ba? Ouch. Mia, ayos ka lang. Tulungan niyo si Mia, bababa tayo, ha? Pakialalayan siya. Dito tayo, class. Ingat kayo, ha? Madulas. Medyo madulas, ha? Pala at si Jason. Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Sasaktan ka lang talaga yung Mia na yan. Eh, ikaw, ba't ang lungkot niyang tinutugtog mo? Si Fe. Eh, hindi pa daw siya pwede mag-boyfriend. Tapusin niya na muna daw yung law. Tapos, trabaho para makatulong sa pamilya. Medyo hirap din kasi yung buhay nila. Baklase rin talaga yung Fe na yan, no? Alam mo, kuya, kung naging kayo niyan at kung hindi ka niya pinahirapan, oh. Eh papatuyan ko yan ng rebulto sa plaza. Kaso nga lang, kuya, intindi mo na lang. Well, pag inintindi ko siya, susuko ko. Susukuan ko siya. Yun din ba gagawin mo? Iintindihin ko siya, kuya. Kung talagang gusto ko siya, kahit gaano kahirap, iintindihin ko siya. Para ka rin naman pala si Fe. Eh, hindi yung sabi niya sa akin eh. Narawaw mo ulit, tigilan ko na daw siya. Hindi ako susuko. Pareho lang naman kami. Gusto ko din naman makatapos para sa pamilya. Tsaka, tol, hindi naman ako magiging distraction eh. Salit, magiging inspirasyon pa ako sa kanya. Alam mo, kuya, sa lahat ng mga sinabi mo, parang hindi mo kaya yun eh. Wala kang katiwa-tiwala sa akin. Hoy, kaya ko yun! Shhh! Wala kang katiwa-tiwala sa kuya mo. Pero kanina, ayun, sinungitan na naman ako. Ewan ko ba ito? Minsan masyado seryoso eh. Hindi ko nga alam bakit. Bakit siya yung gusto ko eh. Pero siya talaga eh. Siguro dahil kapag kakasama ko siya, mas gugustuhin kong mas maging mabuting tao. Sa kakakwento ni Kuya, parang kilala ko na rin ang babaeng espesyal sa kanya. Naintindihan ko kung bakit hindi siya tumigil sa panliligaw kay Fe, kahit inabot pa ito ng halos 2 taon. Kaya wala pa yung kuya mo. Siguro sinagot na siya ni Fe. Sa wakas. Eh sana nga ho. Kung hindi, baka maubos na yung pera ni Kuya sa kakabili ng regalo. Alam mo, anak, hanggat tinatanggap ni Fe ang mga regalo, ibig sabihin, may pag-asa.
Sana ho. Oh, anak. Kuya. Kumusta? Sinagot ka na ba? Sabi ko sa kanya, Mang, pag hindi niya ako tinanggap ng regalo nito, natanggapin ko na rin na wala na ang pag-asa sa kanya. Kuya, okay ka lang? Hmm? Mabuti nga yun, anak, eh. Hindi kanya na pinaasa pa. Oo nga, Mang. Tama po kayo. Sayang naman tong kapugian ko kung iaalay ko lang sa iisang babae. Tama. Oo nga, Kuya. Kuya! Ano ba? Kanina mo pa ako pinapapulot, ha? Pwede mo bang doon na lang iba to lahat? Kalat-kalat, eh. Pero Kuya, alam mo, kung hindi na nakita kung gaano siya kaswerte sa'yo, eh mali pala ako tungkol sa kanya. Hindi pala siya dapat patuyuan ng rebulto sa plaza. Alam mo, mabuti yata, mamingwit na lang tayo. Tara! Tama yan, Kuya. There are other fish in the sea. Gayang anong sabi nila, there's a rainbow after the rain. The sun will come out tomorrow. Oh, tapos ka na. Kuya, ilan pa bang kasabihan ang kailangan kong sabihin para gumanya ang loob mo? Alam mo, joker ka na rin eh, no? Handa mo, sa akin mo naman na yan, ha? Mabuti pa, mamingwit na lang tayo, tara! Kuya, malakas yung alon ngayon, mahirapan ka umuli! At saka ang dami pa nito, tulungan mo muna ako! Tumunod ka na lang doon! Hihintayin kita! Kuya, tulungan mo muna ako dito, ang dami pa nito! Kaya mo na yan! Kuya! The sun will come out tomorrow! Uy! Ala! Naku! Lagot ako yung mamang nito! Kaibigan ka ba ng anak ko? Ikaw ba si Fe? Opo. Ikaw si Fe? Ninay, Ninay. Ikaw ang hindi tumanggap sa pamangkin ko! Ninay, Ninay, Ninay. Humina ako. Halika na sa bahay. Huwag mo bilang nila. Halika na sa bahay. Si Samson, nakarating ka. Alam mo bang, mahal na mahal ka niya?
Hindi po. Hindi po. Wala kang dapat ihingin ng tawad. Noon, dahil sa mga kwento ni Kuya, ginusto ko siyang makilala. Pero nung nasa harap ko na siya, hiniling ko na sana hindi ko na lang siya nakita. Si Fe ang naging dahilan ng lungkot ni Kuya na nagdala sa kanya sa pier. Jeremiah! Sandali. Anak, samahan mo muna si Fe sa tindahan kasi may mga kailangan siyang bilihin. Eh, dito siya matutulog. Fe, sandali lang ha. Sige po. Sa MSU, IIT ka rin nag-aaral, di ba? Sabi sa akin ng kuya mo, pareho daw kayo ng course dati. BS Biology. Maglolo ka din ba? Hindi o, ate. Siguro, nakulitan ka din ng kay Samson. Hindi naman ho. Okay lang magsabi ng totoo. Kasi kahit kami noon, nakukulitan din doon. Pero ganun lang talaga si Samson. Kasi masayahin siya. Naalala ko nga po, lagi ko siyang may dalang prutas para sa akin. Ni isang araw ko hindi siya nakalimot. Oo nga, naalala ko yon. Halos paluin nga siya ng auntie ninay niya eh. Nagpupumilit kasing kumuha ng bunga. Kahit bawal. Eh kasi... kasi daw para sa'yo yun. Lagi ka nga niyang kinukwento sa amin nun eh. Walang araw na hindi. Kulang na nga lang yung dalahin ka niya dito. Kaso... kaso... hindi ko po siya sinagot. Pasensya na po, ha? Alam ko talaga ako ang responsibilidad sa pamilya ko. Siguro sana... sana ko nabigyan ko po ng pagkakataon yung sarili ko. Mahalin din po siya. Wala kang dapat ipaliwanag sa amin. Naiintindihan ka namin. Noon, naging malapit si Fe sa aming pamilya. Para bang siya ang naging kapalit ni Kuya, kina Mama. Si ate. Tuloy po kayo. Hello po. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Thank you po, Tito. Lola. Ako, maraming salamat po. Nakapunta po kayo. Ah, sandali lang po. Mamimiss ba namin? Congrats. Sinama na namin si Jeremiah. Eh, kasi naman, para makalabas ng bahay kahit paano. Masyado kasing totoo sa pag-aaral. Okay lang po yun. Ganun din po ako dati. Eh, alam mo ba? Sabi ko nga, mas bagay kayong dalawa eh. Sandali lang po ah. May asikisuan lang po ako sa kusina. Eh, upo po kayo. Ay, oo, sige, sige. Salamat ha, salamat. Salamat. Tulungan mo ako. Anak, salamat. Si nanay talaga. Bakit ba? Pulang-pula si Fe. Naka-blush on lang yun, kaya mapula. La! Oo, ba't yun naman sinabi yun? Eh, totoo naman eh. Tingin din ng mamangu, yung ganun din. Tingnan mo natin.
ka muna, ha? Huwag niyo akong isasali dyan. Anak, napakabait naman talaga ni Faye. Eh, mula nung nilibing yung kuya mo, hindi na siya nakalimot dumalaw sa atin. Oo nga. Mabait siya. Maganda, matalino. Hmm. Doktor ka. Abogado siya. Ibang gandang kombinasyon. Mismo. Hindi ko pwede. At bakit hindi pwede? Kasi may usapan ko kami ni Kuya na hindi ko kami mag-agawan sa isang babae. Ano? Eh, kahit wala na si Kuya, tutuparin ko pa rin yun. At saka, meron ako akong girlfriend. Si Bianca. Nakalasi ko sa med school. Hindi mo nabanggit yan. Mabuti pa ang kuya mo nun. Lagi siya nagkukwento sa akin. Ma'am. Ma'am, sorry na. Promise mo lang ngayon magkikwento na ako palagi sa inyo. Basta ako sinisiguro ko sa'yo, hindi kayo bagay ng Bianca na yun. Si Fe ang dapat sa'yo. Hindi ko pinakinggan ang pamimilit ni na Mamang dahil ayokong sirain ang binitawan kong salita kay Kuya. Pinagpatuloy ko ang relasyon ko kay Bianca. Pero hindi rin ito nagtagal na magtrabaho ako sa Amerika bilang caregiver. Hanggang sa isang malungkot na balita ang nagpauwi sa akin. Ma'am, nandito na po sila, Tia. Kung kita sa kanya, sa ASF pa niya. Lalambing pa nga ng pasalubong sa sunod kong bisita. Baka naman mag-scandal ako ulit dito tulad ng buro ni Kuya. Ako ang apo. Hindi ikaw. Kaya, hinahina niya sa pag-iyak. Marunong ka palang magbiro. Akala ko tahimik ka lang lagi eh. Hindi mo na ako kilala. Sumo po. Sige. Paano naman kita makikilala kung galit ka sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo. Okay nung una medyo. Kasi namatay si Kuya malungkot ng dahil sa'yo. Alam ko. Believe me. Galit na galit din ako sa sarili ko nun. Kung paano ko siya trinato. I could have handled it better. Sa tingin mo, napatawad na kaya niya ako? Oo naman. Hanggang langit ang pagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka ni Kuya. Mabait ka nga. Gaya nung lagi niya kwento sa akin nun. Eh, alam mo ba kung ano mga kwento niya sa akin tungkol sa'yo? Nakakaya ba yun? Mabait ka daw. Salamat pala, Jerry, ah. Kung di mo ko sinamahan, baka naligaw ako.
Kailangan ko naman talaga namin yung neurological exam para sa application ko sa Marshall Court. Tsaka, wala kasi ako masyadong alam dito sa CDO eh. Unahin ate. Eh, hindi rin naman ako titigilan ni Mama hanggang di ako pumapayag na sumakit eh. So, napilitan ka lang pala? Hindi. Hindi lang kasi ako eh. Joke lang? Bilis mo naman kabahan. Tsaka, pwede ba? Huwag mo na akong tawaging ate. Nakakatanda sa pakiramdam eh. Tatlong taon na kaya diferensya natin. Dito na tayo. Manong! Para ho! Kahit sa mga karinderya nga lang, okay na ako. Ganon. Talagang pumayag ka na hindi ka na magbabayad. Ako naman nilibre sa'yo. Kuripot kasi ako eh. Pareho talaga tayo. May halo-halo. Paborito mo yun, di ba? Sabi ko sa'yo eh, dami sinabi sa'kin ni Kuya. Lahat yun naalala ko. Bakit mo naman naalala? Di naman ako special sa'yo. Tara. Good morning, Fe. Good morning, Din. Miss you, hon. I love you. Miss you, hon. I love you. Narongsen ka. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Sana hindi ka galit. Kuya, mahal ko na yata siya. Sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat din ako. Kakakilala ko pa lang kay Fe. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun totoo. Ayan. Sa mga kwento ni Kuya tungkol sa kanya noon, sa tingin ko, nagsimula na akong mahulog sa kanya. Papasok muna ako sa loob. Magsasaing na muna ako. Bis lang ako. Jerry. Yung sa narongsen ko the last time, sana di ka galit. Bakit naman ako magagalit? Para sa kuya mo? Malaki kasi yung kasalanan ko sa kanya, tas biglang ngayon may bago na akong boyfriend. Wala namang problema sa amin kung meron kang boyfriend eh.
Busy lang ako. Pero bakit parang may problema? Wala. Walang problema, ate. Kala ko ba magkukwento ka na sa akin? Kahit yung... ano yung iniisip mo, anak, kakampihan kita. Kasi anak kita eh. Ma'am. May... meron po kasi ako nagugusto eh. Kaso nga alam. Kaso nga lang, hindi ko pwede. Si Fe. Kahit hindi ka magsabi, nararamdaman ko yun. Kasi nanay mo ako. Ako ang nagluwal sa'yo. Ano pa ba naman ang pumipigil sa'yo? Eh lahat naman kami sumusuporta sa'yo. Nangakuho ako kay Kuya Mang. May usapan mo kami. Na hindi kayo mag-aagawan sa isang babae. Sa pagkakakalala mo ba sa Kuya Samson mo, sa tingin mo, itatali ka niya talaga sa usapan na yan? Anak, ikaw lang kasi yung mahilig sumunod sa usapan. Ang kuya mo, sutil. Pero Mang, nangakuho ako. Pag nangako ako, gagawin ko. Sumumpa ko ako kay Kuya. Sigurado ako. Kaya ginawa ng Kuya mo ang kasunduan na yan para maiwasan yung masaktan ng isa't isa. Kasi Kuya mo siya. Ang gusto lang naman kasi ng Kuya mo ay yung maging masaya ka. Pero sa ginagawa mong yan, anak, hindi ka magiging masaya. At hindi pwede yan sa kanya. Ma'am. Ma'am, salamat. Gusto makipagkita sa akin, Jerry. Meron kasi akong gusto sabihin sa'yo. Ano kasi? Gusto kita. Gusto din kita. Hindi. Gusto kita. Nagbibiro ka, di ba? Seryoso ako, Fe. Mahal kita. Hindi. Hindi pwede. Kakaiwalay lang namin ng boyfriend ko. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wala. Sinungaling. Alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Bakit mo ba kasi ginagawa to? Gusto mo talagang maniwala ako na pagkatapos mo sasihin sa akin yung pagkamatay na kuya mo, biglang mahal mo na ako?
Hindi ito biglaan. Nung una ka palang nakwento sa akin ni Kuya, eh unti-unti na nahulog ang loob ko sa'yo. Paano kung gusto mo nang gumante para sa kuya mo? Ganun ba talaga kababaw ang tingin mo sa akin? Hindi pa ba sapat sa'yo na sinaktan mo ang kuya ko? At ngayon ako naman? Sa'yo na magaling mong boyfriend. Wala na kami, ate. Buti naman. Wala siyang iyakan. Noon pa man, ayoko na sa kanya, di ba? Gusto ko pa nga si Jeremiah para sa'yo, eh. Kaya ka ba nakipag-break sa boyfriend mo dahil kay Jeremiah? Siya ni Samson. Hindi ko sila parehong pwedeng mahalin. Naaalala mo ba noon? Nung nalaman mong nawala na si Samson, grabe rin kaya ang iyak mo noon. Hindi lang dahil sa nasaktan mo siya, kundi dahil nasaktan ka rin. Kasi hindi mo nagawa sabihin sa kanya ang totoo bago siya nawala. Gusto mo siya bigyan ng pagkakataon. Gusto mong malaman kung kaya mo rin sumalin. Ayaw mo ba talagang ulit na mangyari yun ngayon? Karapatan mong sumayap eh. Sabi mo sa akin, para hindi ko siya ligawan. Gusto mo ba ito pa rin kayo usapan natin? Ako, si Samson Dahaw Jr. Nangangako na kahit kailan ay hindi ko magiging karibal ang kapatid ko na si Jeremiah Dahaw sa kahit na kaninong babae. Kahit kailan. Gusto mo batukan kita? Dahaw tayo, wala sa bokabularyo natin ang sumusuko. Hindi ako susuko. Hindi ko nga alam, bakit? Bakit siya yung gusto ko? Pero siya talaga eh. Siguro dahil kapag kakasama ko siya, mas gugustuhin kong mas maging mabuting tao. Sa isang babae.
pero alam ko na ayaw mong gawin itong dahilan para sumukumin. Hindi ako susuko. Sana magpatawad ako ni Fee. At sana mapatawad mo ako, Kuya. Kumusta? Okay naman. Patawarin mo ako, Fee, sa mga nasabi ko. May mga nasabi tayong hindi natin sinasadya. Sorry rin. Hindi ko gustong saktan ka. Pero seryoso ako sa sinabi ko, Fee. Mahal kita. Kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Okay na ako ngayon na maging kaibigan mo. Andito lang ako kung kailangan mo. Gusto ko lang sana magpasalamat, Jerry. Sa lahat. Sa pagiging kaibigan. Pagtulong sa akin pag may kailangan ako. Salamat hindi ka nagsawa. Hindi ako magsasawa. Nangako ako sa'yo, di ba? Wala naman nagbago, di ba? Nagbago? Saan? Sa nararamdaman mo. Nandito ako para sa'yo. Hindi magbabago yan. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Mahal mo pa ba ako? Kasi mahal kita. I love you. Nauna mong sinabi sa akin yan, natakot ako, Jerry. Natakot akong masaktan ulit. Dahil doon ka nangyari kay Samson. Pati na rin sa boyfriend ko. Pero pinatunayan mo sa akin mali ako. Hindi ka sumuko. Kaya mas lalo kita muna. Ang tagal kong pinagdasal nung araw na to. Nasabihin mo din sa akin, mahal mo. Dorte, meron muna tayong kailangan harapin. Sabi ko sa'yo dati, Kuya, walang pakialamanan. Pero kahit wala ka na, ikaw pa rin gumawa ng paraan para mahanap ko yung babaeng para sa akin. Maraming salamat sa lahat, Kuya. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko si Fee. Magiging masaya kami, Samson. Yun yung magiging pasasalamat ko sa'yo. Dahil kung di ka pumasok sa buhay ko, hindi ko makikilala yung pamilya mo na minahal ko na rin tulad ng tunay kong pamilya. At di ko makikilala si Jeremiah. Ikaw naman, Tay. Ikaw naman daw. Sa ngayon, walong taon na kaming kasal ni Fee at mayroon na kaming dalawang anak. Habang buhay kaming magpapasalamat kay Kuya Samson dahil siya ang naging tulay para sa aming dalawa. Si Samson ang naging inspirasyon ko para ipaglaban ang nararamdaman ko para sa babaeng mahal ko. At alam ko, bilang isang kapatid, magiging masaya si Kuya sa naging desisyon ko. Hanggang dito na lamang po, taos pusong gumagalang, Jeremiah. Isa sa pinakamalalim na samahan ay ang samahan na tulad ng magkuyang Samson at Jeremiah
na hanggang kabilang buhay ay nagtali sa kanila sa isang kasunduan. Ang samahan ring ito ang nagpalaya kay Jeremiah para magmahal. Ang pagiging isang kuya ay tulad ng pagiging isang amang pumuprotekta, isang inang nag-aaruga, ating nagpapayo, at isang kaibigang sumusuporta. At kung mawala man ang isang kapatid na tulad nito, mananatili siyang buhay sa ating alaala at bahagi na ng ating pagkatao. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.